Ang gastos ko daw, what do I do for a living? I'm a small-time, aspiring, struggling, full-time content creator. And to tell you honestly, it's not that easy. Oo, masaya. Masaya ang gumawa ng contents. Kasi ito yung gusto kong gawin for the rest of my life. Kaya sobrang nai-enjoy ko. Pero hindi ganun ka-sustainable, lalo na pag beginner content creator ka. Yung reality, hindi naman ganun kalaki yung kinikita talaga ng mga content creators. Pinagsisikapan ko lang, pinaghihirapan ko lang din yung mga videos na nilalabas ko, yung mga efforts para mapansin, para ma-attract ko yung mga tamang tao, and para ma-attract ko yung tamang brands na talagang may kita yung value na binibigay o pinapakita ko sa mga videos ko, yung mga outputs na nakikita nyo sa feed or sa YouTube or sa TikTok. And in that way, feel ko yun lang yung nagiging investment ko. And sa paggawa ng mga videos na yun, I think yun lang yung way ko para magtanim para sa future, para in the long run, mas quality talaga yung mga na-attract kong tao. I mean, yung nakiki-attract kong brands. Alam, nagigits na ba yung sinasabi? Kumbaga, kung hindi man ka-sustainable ngayon, at least I'm doing my best para ipakita sa inyo and para ipakita sa mga nanonood, sa mga brands, sa mga tao na ito yung mga kaya kong gawin for a brand or for my videos. Ito yung passion, ito yung purpose ko with this channel. Ang year ko this year is to reach 10,000 subs sa YouTube and 150,000 sa TikTok. Pero paano ko nga ba, ano yung ways ko para ma-reach ko yung goals na yun? Unang-una, less distraction. Ano ibig sabihin niya? Magbe-block ako ng mga social media accounts ko. Magbabasa ako ng maraming book to learn more about life and to learn more about content creation. And then, more efforts sa mga videos para mas quality and quantity naman. Speaking of quantity naman, I'll be making 1 or 2 videos per day para consistent and para mas mahasa pa or para ma-practice pa lalo yung ginagawa ko, or yung crafts na ginagawa. So, para sa akin, ano yung benefits na ito? Para sa akin, yung mga benefits na ito is, first of all, to show up even if I don't want to be consistent, to have a self-discipline, to reach my dream, of course, syempre. To help other people, yun yan, to attract the right people or to attract the right brands, to make mistakes and learn from it, of course. Hindi naman mawawala na magkakamali pa rin tayo or magkakamali pa rin ako in the future. And yun. So if you guys want to toggle along or if ever man meron ka rin mga goals na gustong i-achieve, baka ito na yung sign mo para ituloy-tuloy and para maging consistent. Tara, gawin natin tong hashtag. Wala akong maisip na title. Siguro na lang. Hashtag Project Mastering the Art of Life. Day 1. Keep grinding, keep hustling. Let's go. Road to 10,000. Woo-hoo! Kaja! Let's go. Yun lang.